natin yung mga likabog yung mga... Ito mga tol, nalinisan na natin. So, bago natin lagyan ng grasa, tapos isalpak dun sa motor natin mga tol, gagawin natin, pupunasan muna natin siya ng basahan. Yan, kapag tuyo na, saka natin lalagyan ng high temp na grasa. Kumusta mga tol, dito tayo ngayon maglilinis tayo ng ating panggilid ng ating scooter, Honda Click 125. Ngayon mga tol, kaya tayo maglilinis ng panggilid dahil nagkakaroon na po siya ng counting dragging. At yung kanyang odo ay nasa 5,000 mahigit na po. Ngayon mga tol, ang gagawin natin mga tol, babaklasin natin una itong kanyang air filter, sunod ang kanyang takip sa panggilid. Meron po yung mga tornilyo mga tol, tapos meron dyan tatlo na maliliit. Hindi pwede magkapalit yan mga tol, kasi pag nagkapalit yan, mabubutas po yung inyong engine. Pag nabutas, tutulo po yung langis. Marami na pong nangyari sa mga group na nakikita ko nabubutasan. Siguro dahil sa kakamadali, yung mahaba napunta dun sa maiksi. Ganun mga tol. So, ganun na mga tol. Ang unay natin baklasin ito. Itong kanyang air filter. So, huwag na natin patagalin mga tol. Umpisa na natin. Yung mga tol, unahin natin yung kanyang air filter. Gamit ko ay Philips screw. Kung wala kayong ganyang gamit mga tol, pwede na po yung Philips screw. Ayan. Pag nabaklas nyo na mga tol, makikita nyo yung filter, air filter nya, marumi na. Kung wala pa kayo budget, pwede nyo naman pong gamitan ng hangin compressor. Ngayon mga tol, tatanggalin na po natin yung cover ng kanyang panggilid. Ang gamit ko dyan ay 8mm na socket. At meron din yung tornilyo na mahaba mga tol dyan sa gitna. Yan, mahaba po yan. Hindi naman po kayo magkakamali yan mga tol. Ayan po yung maiksi mga tol. Yun po yung maiksi ito ninyo. Tatlong piraso lang po yan mga tol. So yung mga tol, nabaklasan natin lahat. Yung mga bolts niya. Pati dito. Dito po nakapwesto yung mga maliliit mga tol. Yan. Dito banda. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yan mga tol. Isa rito. Pangalawa. Tapos pangatlo. Yan. Diyan lang po nakapwesto yung maliliit na bolts. Yung gagawin natin mga tol. Tatanggalin na natin to. Yun mga tol, gamit lang po tayo ng rubber mallet kasi po medyo makunat po tanggalin niya kasi dahil po sa kanyang dawel. Ayan. Kapag natanggal na mga tol, meron po mga tornilyo mga tol. Yan pong isa ay 19mm, yung dulo naman ay 22mm. Ayan po yung 19mm mga tol. Ayan. So, tatanggalin na po natin yan gamit ang impact wrench. Yan. Dapat mas maganda po talaga meron kayong impact wrench na gamit para di po kayo mahirapan. Tapos meron po yung washer. Manipis na washer. Ngayon mga tol, dumako naman tayo sa kanyang pulley. Yan. 22mm po yan mga tol. Tapos meron po yung washer na makapal. Ayan. So, napansin nyo mga tol, sobrang dumi talaga. Naglaglagan na yung mga alikabok. Ayan po yung kanyang bell. Ayan, kaya po nagda-dragging, sobrang dumi na po talaga. Ayan po ang kanyang torque drive assembly. Ayan po. Pati yung lining. Ayan. Ayan po yung kanyang flyball, mga tol. Ayan po ang kanyang back plate. Ayan, kung napapansin nyo, kinalawang na po siya.
Ngayon mga tol, sa paghuhugas po ng panggilid mga tol, ang gamit ko po dyan ay gasolina na may halong diesel mga tol. Ayan, okay naman po yan mga tol. Ayan, basta wag mo lang masyadong ibabad sa gas yung o-ring niya mga tol o oil seal. Ayan, para hindi po masira yung oil seal nyo. Ayan, mabilisan lang yan mga tol. Tapos, pagkatapos natin i-brush mga tol, susumpitan pa natin yan mga tol para matanggal talaga yung mga aging-aging. Ayan. Ayan po mga tol. Para malinis na malinis. Kapag na sumpitan nyo na, gamitan nyo agad ng hangin. Ayan. Para matuyo agad at hindi mababad yung oil seal niya sa gas. Ganyan po. Mabilisan lang yan mga tol. Ayan, para matuyo siya agad. Pagkatapos mga tol, ito po ang kanyang torque drive. Ayan, gagamit po tayo ng 39mm na socket para po matanggal yung kanyang clutch lining. Ayan. Ayan, nalaglag. Ayan, gumamit lang po kayo ng dalawang paa para hindi po tumalsik o tumama sa mukha nyo mga tol. Kapag tumalsik siya, ayan. Ayan po ang kanyang lining. Ayan, tornilyo, ayan po. Lining. Tatanggalin po natin yung lining nyo mga tol mamaya. Ayan. Unahin muna natin itong kanyang torque drive. Yung nakasuksok dyan. Ikutin nyo lang para matanggal. Tapos, merong merong pin yan mga tol. Ayan. Meron pong tatlong pin yan mga tol. Gamit lang kayo ng lugnos para matanggal po yung pin. Yung pinakalock niya na pin. Pin lock. Ayan. Ay mga tol, hugutin nyo lang. Ayan. Tapos tanggalin nyo agad yung o-ring para wag na wag nyo pong ibababad dyan sa gasolina. Uhuhugasan ang gasolina mga tol. Kasi tumataba po yan. Kapag tumaba yan, tapos binalik nyo na at ilagay nyo na yung pinakatakip dyan, hindi po papasok yung takip kasi tumaba po siya. Ayan. Ayan, napakadumi mga tol. Oh. Kailangan linisan. Ngayon mga tol, ito po ang kanyang clutch lining. Tatanggalin po natin yan. Unahin natin tanggalin yung kanyang clip. Gamit lang po kayo ng flat screw. Subukan nyo lang yung mga tol. Ayan. Ayan, sisikwatin nyo lang siya mga tol. Kapag matagal na po kasi na hindi nabubuksan yung ating panggilid, medyo matigas po yan sikwatin mga tol. Pero alalay lang po sa pagsikwat para hindi po masira ang ating clutch lining. Ngayon mga tol, susunod na po natin yung kanyang spring. Tawag dyan, clutch spring. Ayan, tanggalin nyo lang mga tol. Ang gamit ko dyan yung special tools yan mga tol. Para siyang lungnos. Ayan, tanggalin nyo yung lining mga tol kasama yung kanyang clutch spring. Ngayon mga tol, ibubuhos ko na yung gasolina niya mga tol. Ay, yung gas. Ayan. Hugasan nyo lang siya mga tol. Ganyan lang po. Yung panghugas na yung mga tol, ano lang yan. Unang hugas pala yan pero may pangalawa pa yun mga tol. Panoorin nyo lang kung paano. Thank you.
Pagkatapos yung i-brush, babanlawan nyo pa siya mga tol para matanggal yung mga aging-aging. Ayan mga tol, babanlawan pa natin siya mga tol para matanggal yung mga alikabok niya na nakadikit pa. Ayan yung mga alikabok niya mga tol. Ayan yung kanyang back plate mga tol. Ayan. Babrush muna natin tapos babanlawan natin para malinis. Yung mga tol, yung cover niya mga tol, hindi pa naman madumi mga tol. So, yung kanyang ano na lang yung bearing na kasi madumi siya eh. Yun na lang yung nilinisan natin. Tapos, babanlawan din natin mga tol. Ayun mga tol, nalinisan na natin. So, bago natin lagyan ng grasa, tapos isalpak dun sa motor natin mga tol, gagawin natin, pupunasan muna natin siya ng basahan. Yan, kapag tuyo na, saka natin lalagyan ng high temp na grasa. So, ngayon mga tol, ang gagawin natin, i-assemble na natin siya mga tol, tapos ilalagay na natin siya dun. Sa ating, ayun ang malinis na, sa ating scooter, Honda Click. So yung mga tol, assembly na natin. Ayun mga tol, ang kanyang torque drive. So isasalpak nyo po muna yan. Ayan. Pagkatapos mga tol, ilagay nyo po muna yung o-ring nya mga tol. Dalawa po yan. Isa sa ilalim, isa sa ibabaw. Pagkatapos mga tol, bago nyo lagyan ng grasa, ilagay nyo po muna yung kanyang lock pin. Ayan. Ayun mga tol, sunod, ilalagay nyo naman yung maglagay kayo ng grasa mga tol, konti lang mga tol, huwag nyo masyadong madami. Ayan. Tama lang mga tol, kasi kapag sobrang dami po kasi mga tol, susuka po yan, tapos matatapon po yan, mapupunta po sa inyong clutch lining. Tapos magkukos po yun ng mahina ang hatak. Ayan. Tapos ilagay nyo na yung takip nyo mga tol. Ilagay nyo rin ng konting grasa. Yung pinaka ano lang, moist lang yan. So ipapasok nyo na mga tol. Pagkatapos yung may lagay mga tol, ayan, galaw-galawin nyo mga tol kung maganda ba yung play nya. Linisin nyo yun dyan banda mga tol kasi minsan nagkakaroon ng konting grasa yan mga tol eh. Punasan nyo yan mga tol, dapat hindi po magkaroon ng grasa yan mga tol kasi dyan po kasi nakapatong ang ating belt. Ayan. Kapag nagkaroon po ng grasa yan dyan, mawawalan po ng hatak ang ating motor. Ayan, dudulas po ang kanyang belt. Ayan.
So ganun lang mga tol. Ngayon, ilagay nyo na yung clock. Dapat hindi po ganyan. Dapat pa ganyan po. Ayan. Itatabi muna natin yan mga tol kasi mag-assemble pa tayo ng kanyang clutch. Oh. Ayan po yung kanyang clutch mga tol. Clutch lining. Lagyan nyo rin ng konting grasen mga tol yung papasukan natin ng clutch lining para maganda yung kanyang play. Ayan, assemble nyo. Assemble po muna ninyo bago ilagay ang kanyang clutch spring. Ay mga tol, mayroon pong mahaba yan sa kamaiksi. Yung mahaba, yan yung iuulan nyo dyan. Ayan, yung maiksi, yun yung nakakapit doon sa kabila. Ayan, gamit lang kayo ng special tools para hindi kayo mahirapan kasi napakatigas po yan mga tol. Pagagamitan lang natin ng plies yan, mahirap po ikabit yan pag plies lang. Ayan po. Ayan, napakasimple lang, di ba mga tol? Dapat sure bull yung mga tol, nakalapat ha, para hindi kumalas. Ayan. Ayan mga tol, ayan. Ganun lang po ang pagkabit. Ayan, dapat nakalapat po yun mga tol para hindi po kumalas ang ating clutch spring. Ngayon mga tol, ang paglalagay po dyan mga tol, dapat po nakatihaya. So kung makikita nyo sa personal pa, may para nakataob siya, nakatihaya. Dapat po talaga nakatihaya para maikabit natin ng maayos ang kanyang clip. Ayan. Ayan mga tol, ayan po yung mga clip niya mga tol. Dapat nakatihaya din yan mga tol, ang pagkabit niyan mga tol. Ayan. Gamit lang po kayo ng long nose. Ayan. Sure bull niyo po mga tol ha. Ayan, dapat pasok po yan sa kanyang ano ba yung pinaka-groove niya para matibay. Okay mga tol, naikabit na natin yung clip niya. Ayan. Dapat i-sure nyo lang na pumasok dun sa pinaka-groove niya yung clip. Mga tol, kasi pag hindi pumasok sa clip yan, sa pinaka-groove niya, makakalas po yung clip mga tol. So marami na po nangyari ng ganyang issue na natatanggal yung clip. So mga tol, ang gagawin natin, lalagyan na natin siya rito. Ayan. Tapos, may kita kayong ano ito. Yan, may kita kayong ganyan. I-ano nyo lang to, itututok nyo lang to. Parang ganyan. Yan. Tapos, asa na ba yung ano? Tapos yun, i-ano nyo na. Ilalagay nyo na yung pinaka ano niya, pinaka nut niya mga tol. Sino ba yung pinaka nut niya? Nawala. Ito. Ganyan mga tol. Ayan. Tapos ito yung nut. Dapat nakatihaya itong ano mga tol, itong pang lock niya mga tol, hindi dapat nakataob, patihaya. So ganoon lang mga tol. Lalagay na natin itong spring. Tapos ito. Ayan. Gamitan nyo lang ng paa. Ayun mga tol, ang gagawin natin mga tol, itututok muna natin siya sa kanyang pinakahulmahan. Tapos, gagamit po tayo ng paa. Ayan, matigas po kasi ang spring na yun mga tol. Ngayon, pagkakabit yan mga tol, dapat kakamayin nyo muna mga tol. Kasi kapag ginamitan nyo agad ng power tools yan eh, tapos hindi tumugma doon sa kanyang thread, nako malulost thread po. Yan, ikutin nyo po muna ng kamay na katunayan na talagang tama yung thread o yung tornilyo na nakapasok sa kanya. Yan, tapos sa kanya nagagamitan ng power tools o impact wrench. Ayan mga tol. Ngayon mga tol, ito po ang kanyang fly ball. So, madali naman po ang paglalagay niyan mga tol. Tapos lagyan na natin to. Yun.
Tapos yung ano niya, bushing niya. So ganun lang mga tol. Salpak na natin 'to. Eh mga tol, ito yung ano, belt niya mga tol. Dapat pag alimbawa sinalpak natin siya rito. Yan. Ito mga tol, ha. Pag nilagay natin yung belt dito mga tol, dapat nababasa yung Honda niya. Yeah, kasi yun kasi pag yung kasi yung unang bakas ko kasi nito mga tol. Ganun kasi yung position niya mga tol. Hindi siya baliktad. Dapat nababasa yung Honda. Ayan. Tapos ganun. Ngayon mga tol, ilalagay na natin yung kanyang belt. Ayan. Bago natin isalpak dun sa motor mga tol, kasi 0-0 kasi yan mga tol yung belt niya eh. Dapat ipasok muna natin yung belt niya sa pagitan ng torque drive. Ayan. Ayan. Ipasok niyo po muna. Kasi kapag hindi niyo muna pinasok, tapos inilagay niyo agad dun sa motor, hindi niyo po may papasok kasi 0-0 yan mga tol eh. Bagong-bago pa yung kanyang belt. Ayan. Di pa siya lawlaw. Ngayon mga tol, unahin natin to. Ayan. So, gagawin natin, lalagay muna tayo dito ng konting grasa. High tip mga tol, ha. Konti lang. Hindi kasi pwedeng madami dito. Kasi ano to, susuka to mga tol. Kakalat. Ayan mga tol, nalagay na natin. Tapos sunod na natin ito mga tol. Ayan, ngayon bago natin siya isalpak mga tol, talagyan din natin ito ng grasa. Tama lang din. Dito tayo maglalagay mga tol. Ayan, dito lang tayo maglalagay. Pag nilagyan natin yung mga tol, ganyan lang. Pag pinasok na natin to, pag pinasok natin, di ba dyan yung grasa niya? Pag pinasok natin to, automatic yung bearing niya dun sa loob, malalagyan na siya ng grasa. Pwede mo na kailangan kamayin yung pinaka-bearing niya sa loob para lagyan pa ng grasa. Ano lang mga tol, sapak na natin. Yun. Automatic na yung mga tol pag pinaikot natin. Tapos, isusunod na natin ito mga tol. Bago kayo magigpit, gaganon nyo siya. Dapat nakalayo ito. Ganoon natin. Off-pit lang mga tol. Pwede lang konti grasa. Konti lang. Kasi pag dinamayan kasi natin, baka umabot dito, kumalat dito. Kaya konti lang. Yung nga pala mga tol, di pala kayo magkakamali dito sa kanyang washer at saka tornilyo mga tol. Kasi nga yung washer mga tol na malaki, dito po na nakalagay yan. Yung manipis naman dito. Ngayon, kapag na-aksidente kayo na nagkapalit siya mga tol, hindi rin siya papasok. Yung manipis di papasok dito. Tapos yung mga palaman, sobrang luwag naman siya. So, ganun po mangyayari mga tol. Ngayon mga tol, gagawin natin, ikakabitan natin siya. Ayan. Dito natin siya, unahin natin mula ito yung ano, kanyang bell. Tapos ilalagay natin yung washer niya. Dapat pati hayap palagay. Washer. Tapos yung kanyang nut. Yung kanyang nut ay 19mm. Yan. Tapos dito naman, 22mm mga tol. Yan. Dito kayo magkakamali niyan mga tol. Ngayon, unahin natin higpitan itong ano. Itong 19mm. Bago natin siya ipitan mga tol, dapat takano to. Pipisilin natin to. Ayan. So ganun lang mga tol. Gagawin natin ngayon, papaandarin na natin siya.
tol, tapos na natin. Ngayon, ibabalik na natin yung tornilyo niya, mga tol. So, mag-umpisa tayo dun sa kanyang filter. Yung kanyang filter, binugalan na natin ang hangin. Tapos, yung kanyang crankcase, ibabalik na natin. Tapos, yung crankcase pala, mga tol, lagyan nyo rin ng high temp yan ito. Konti lang din. Huwag nyo sobrang dami kasi, pag sobrang dami, kakalat, magpupunta rin sa lining. Tapos, hihina yung hatak nyo. Hatak ng motor nyo, dudulas. Ano lang, mga tol. Ngayon mga tol, yung tatlong maiksi na ito mga tol, ito, dito po ito mga tol, ha, dito. Kasi pag dito natin na ilagay yan, hindi naman siya may higpitan eh. Yan. Hindi kayo magkakamali dyan. So yun mga tol, kapitan natin. Lubat na ako tara mga tol. Finish pala na. So yun lang mga tol, maraming salamat, thanks for watching.